beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay sa pagbabalik ninyo sa trabaho. Kung ako naman ang tatanungin ninyo kanina, nag-start na rin kami bumalik sa work at masaya naman yung pakiramdam ko. Na-miss ko yung mga bata, tapos naramdaman mo na na-miss ka rin nila kasi super yakap sila sa'yo. And then nakita mo na bawat isa talaga nag-enjoy ngayong holiday season, yung bakasyon natin. Sobrang parang na-refresh ang lahat. So ramdam mo talaga na bago ang taon, no? Diba? So yun, so ako din naman, ramdam ko naman yung pagbabago ng taon kasi nga syempre start na naman. Tapos parang na, alam mo yun, yung parang iba yung ambiance, o, diba? So bongga, basta ako happy ako. Happy ako today. Hindi ko alam kung bakit. Alam kong nakakapagod yung ginawa namin kanina, pero hindi ko siya nararamdaman. Ganun siguro talaga kapag gusto mo yung ginagawa mo. Plus syempre, nakita ko na rin syempre yung mga lover boy ko doon, na talaga naman parang na-miss din nila ako kasi kulang na lang yakapin nila ako ng bonggang bongga. Ayun ang importante talaga, yung masaya ka sa ginagawa mo, diba? At thanks God, kasi syempre, binigyan niya ako ng magandang field na yung mga kasama mo sa trabaho ay nag-i-enjoy ka sa kanila. So, kasi syempre may friendship, o, diba? And then, sana kayo din. So, una sa lahat, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa inyo. Kaya lagi naman akong handa sa mga pachika ko sa inyo. So, syempre, shout out sa inyong lahat. At kay Christine Ann Perez na lagi nagmamaganda. Charot. So, yon. So, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, nagtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika natin, Miss World. Ma-postpone kaya na naman sila. So ito nga, syempre may announcement nga, 'di ba? Ang Miss World ay magaganap this coming March. And then yung mga kandidata ay magdadatingan diyan, expected natin sa first 2 weeks ng February. So abangan natin 'yan kung may bago na naman silang pa-announcement na mapo-postpone na naman sila or hindi. Sana naman, matuloy naman na itong Miss World. Ang tagal na to ha. Nakakaloka yung reyna nila. Nakailang taon na. So, parang mula noong 2019 ay medyo hindi na naging maganda talaga ang takbo ng Miss World. So, parang lagi sila napopostpone. Naiintindihan naman natin, nagkaroon kasi ng pandemic. Pero kasi, ang Miss Universe naman ay consistent naman sila, di ba? Kumbaga, kahit may pandemic, namove lang yung araw nila ng isang beses. Na sobrang tagal, ito yung reigning ni Susubini Tonsi. Pero, bawing-bawi naman kasi at that year na nagbigay ng corona si Susubini, ay 2 beses nag-Miss Universe. Kumbaga, maraming problema tayong naririnig sa Miss Universe, pero consistent naman natin sila na napapanood. Kung siguro kung nadidelay man sila dahil sa wala silang makitang venue at nauurong lang ng konting mga buwan. Hindi katulad ng Miss World, taon na, nakakaloka. Etong pagkakataon na to, ang daming beses na na-postpone. So sana naman ngayon naman ay mag-go na siya ng bonggang-bongga. Kamusta naman yung mga pambato ng mga taga-ibang bansa? At saka, si Gwendolyn Poriol, ano ba? Ilang taon na siyang Miss World Philippines. So sana naman makakumpit na siya this coming February. Are you excited for her? Ako, hindi masyado. Charot. Kasi, parang hindi ko alam kung ang Miss World ba ay magtutuloy-tuloy ba o magbibigay niya ng corona si Gwendolyn Poriol sa ibang kandidata na papasahan niya. Diyos ko naman, inabot na ng kandamalas-malas sa Miss World. At sana naman din
this time, Miss World, mag-go na ninyo yan ng bonggam-bongga. Diba? So, nakakalungkot, no, kung iisipin mo. Parang napabayaan nila. Hindi na nila na-consistent. Sa bagay kasi naiintindihan ko naman, si Madam Julia kasi, diba, medyo may edad na rin at hirap na rin sa pagta-travel at para asikasuhin niya to. So, mas gusto niya na lang mag-rock and chair sa bahay niya at hintayin na lang yung tamang panahon kung kailan mag-start uli ang Miss World. Ganon. So, ano na yan, kumbaga parang napapagod din kasi sa biyahe, but mag-adjust na lang tayo sa kanila, di ba? So yun, so good luck sa Miss World, I wish all the best, charot! So eto, sabing ganon, yung mga taga Bohol daw, kasi si Pauline Amelex nag-first runner-up sa Supranational. Tapos eto naman si Karen Gallman, noong 2018 ay nanalo ng Miss Intercontinental, yung kauna-unahang Miss Intercontinental. So, ang tanong dito, kung tingin daw ba natin ang mga taga Bohol ay pwede na ba natin tawagin na powerhouse ng pageant sa ating bansa? Kumbaga, regional pageant na malakas. Ako mako-consider ko, ang mga babae sa Bohol, magaganda sila, in fairness. Tingnan nyo si Pauline, ang gadaganda, di ba? At tingnan nyo din to si Karen Gallman, talagang Diyosahan din ang beauty. At may napatunayan sila sa entablado ng international pageant. But, silang dalawa pa lang kasi yung naririnig natin na talagang pumalo eh. So, maghintay pa tayo ng mga ilang pang mga kandidata na ilalaban nila pagdating sa mga national pageant natin. Kumbaga, parang marami pa kasing dapat tong patunayan na proseso. Kumbaga, dapat lahat siguro ng kandidata ay galing sa Bohol na nananalo. Katulad ng Bicol, di ba? Ang Bicolanya talagang grabe, ang daming beauty queen doon na galing sa Bicol. Ang Pampanga, isa din yan sa mga tinuturi na power place sa ating bansa pagdating sa mundo ng beauty pageant. Kasi grabe din yung mga beauty queen doon, ang gaganda. And then, Cebu, di ba? Ang mga beauty queen natin ay galing sa Cebu. So ako siguro sa mga susunod na panahon, baka makonsider na natin ang Bohol ay isa sa mga maraming magagandang dilag na nananalo sa international pageant. So, isa na nga tong example, si Karen Gallman at saka si Pauline Amelex. Sana madagdagan pa ng madaming-madami para matawag na natin sila talaga ng isa sa mga powerhouse sa ating bansa, di ba? For now, I consider na medyo, tawag dito, isa to sa mga kaabang-abang na lugar na alam mo na ang babae na galing sa Bohol ay papalo pagdating sa mundo ng pageantry. Di ba? So, underestimate yung galing ng mga taga-Bohol. Oh, bongga! So, sana yung Miss Bohol nila ngayon, yung pambato nila, maganda yan eh. So, sana makaariba yan ng bonggang-bongga sa Miss Universe Philippines. Malay mo, siya ang tanghaling next Miss Universe Philippines ng ating bansa. Di ba? So, I'm looking forward na isa na naman sa mga taga-Bohol lang maipadala natin sa international pageant. O, diba? Mahal natin yung mga taga-Bohol at mahal ko yan si Pauline at saka si Karen Gallman. Mabuhay sila, diba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, bakit ang Mexico humihina pagdating sa mundo ng pageantry? Ano nga ba ang kulang sa kanila? Ang kulang sa kanila yung sobrang ganda nila. Charot. Hindi. Actually, siguro hindi lang nila panahon for this moment kasi magaganda naman yung pinapadala nila. Ang problema lang siguro, yung atake nila, medyo dapat kailangan i-improve nila konti kasi parang napag-iiwanan talaga sila. Ang Colombia, humahataw. Ang Venezuela, humahataw. At yung mga iba pang mga lugar sa Latin America na talagang humahataw ngayon. So ang Mexico parang feeling ko siguro palitan nila yung national director nila kasi parang si Lupita Jones medyo hindi ganun kabongga pumili ng yung caliber kasi ayun yung kulang. Siguro dapat mag level up, ganon. I-level up nila yung mga pambato nila, hindi yung ay maganda na siya, contento na sila doon. So i-level up nila ng training, so medyo dapat
tawag dito, bubbly yung personality, ganun yung kunin nila. Kasi ang parang naramdaman ko sa kanila, lahat sila naman magaganda. Kaya lang medyo parang boring yung kanilang personality. So katulad na lang halimbawa, si Miss Universe, so ramdam mo sa kanya na hindi siya masyado nagsasalita, tahimik lang siya, yung mga ganun. Magaling naman yung comm skills niya, maganda naman siya, matangkad, maganda naman yung walk niya. So ayun nga, parang medyo yung personality nila tahimik lang. So dapat ang kinukuha nila mga queens, yung alam mo yun, yung makuda talaga, yung papalo talaga ng bonggang-bongga sa kudaan, yung bubbly yung personality. So dapat i-level up lang nila ang pagtitraining nila para mas bongga, di ba? And then para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo sa mga queens natin na natira na ilalaban natin ngayon 2024, katulad nito ni Gwendolyn Forlyol at saka syempre si Krisnan Gravides, nandiyan din syempre si Angelica Lopez. Tingin mo, Mama Sam, isa sa kanila makakapag-uwi ng corona o kaya-kaya nila mag-uwi ng corona mula sa international pageant? To be honest, kaya naman nila. Bakit naman hindi? Isa sa mga tinuturing talaga na powerhouse pagdating sa mundo ng pageantry ang Philippines. So, ibig sabihin, yung mga pinapadala natin dyan ay talagang mga dekalibre. So, ang akin lang, kailangan talaga nilang maghanda ng bonggang-bongga sa lalabanan nilang kompetisyon. Katulad na lang halimbawa si Gwendolyn Forlyol, sobrang ang tagal niya ng nakatengwa. So kailangan yung tagal na yon, sana naman nag-prepare siya. Wala siyang sinayang na panahon, oras, o kahit anuman lang na pwede niyang ika-demerit dito sa Miss World. Kumbaga, sana nagplano siya ng bonggang-bongga na yung styling niya, paano ba ito kakabog, and then yung lakad niya, paano ba siya magiging parang look like a Miss World. Kasi ayun yung problema. Kaya tayo hindi nananalo kasi kulang din naman talaga sa preparasyon. Kumbaga, yung preparasyon is not enough. Akala kasi nila na parang, okay na to, panalo na to, bongga na to, mananalo na tayo dito. Kaso hindi. Kasi yung ibang kandidata is nag-prepared ng more. So si Angelica Lopez, nararamdaman ko na medyo may pagkagigil talaga siya sa kanyang compete sa Miss International. Siguro sa sobrang tagal niya kasi hinihintay din to, di ba? At nararamdaman mo sa kanya na talagang paghahandaan niya to ng bonggang-bongga. So, ganun kataas yung expectation ko sa kanya. So, ngayon pa lang, dahil nagparinig siya na ako ang makakakuha ng 7th crown ng Miss World, ng Miss International. So, parang aabangan mo ngayon siya na ano kaya preparasyon ang kukunin, gagawin niya para masungkit niya ang corona ng Miss International. So, yun yung tututukan mo sa kanya. Kaya, interesting to, di ba? Lalo na, ang lakas maghamon ni ate na, no, ako ang kukuha nito. Sige, tignan natin kung anong gagawin niyang preparasyon. So, gusto ko yung mga ganong spirit, ganon yung positive mindset. Kasi, yung mga ganitong tao, ito talaga yung mga pumapalo pagdating sa mundo ng pageantry. Kasi, ando doon sila na yung determination mararamdaman mo, di ba? And then, Krisnan Gravides, ito din, matagal na rin ito, di ba? Nabot din ito ng taon. So, abangan natin kung anong paghahanda ng team ni Krisnan Gravides. Kung tutuusin, interesting to si Krisnan sa laban niya. Kasi, nakita naman natin, bago lang to sa Miss Universe Philippines, pero kung pumalo siya, bongga, di ba? So, ibig sabihin, kung dito sa national pageant, nagawa nilang maka-eksena ng bonggang-bongga, di abangan natin siya dito sa Miss Charm kung ano ang eksena ang gagawin nila para masungkit niya ang corona ng Miss Charm. So, yun yung mga aabangan natin sa mga babaeng na ilalaban natin sa international pageant, di ba? So, nakakatuwa kasi mararamdaman mo naman na nandoon yung parang kagustuhan nilang manalo at magandang senyales yon para maramdaman mo din na
kaya ng Pilipinas na mag-uwi ng corona this coming 2024 sa mga beauty pageant or international pageant na lalabanan natin. So, go ahead! Di ba? So, laban yan. I'm so excited. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, Kylie Versosa, pwede ba lumaban na Miss Universe? Kylie Versosa, isa to sa mga talagang tinuturing kong bonggang beauty queen from the binibining Pilipinas. Kaya nga siya nanalo ng Miss International kasi syempre nakita mo na kumabog talaga siya. Pero kung ako ang tatanungin mo, mas gusto ko na lang na hindi na. Kasi bigay na lang natin sa iba na girls na may opportunity na makasungkit ng corona ng Miss Universe, di ba? So, ako si Kylie Versosa, mananatili siyang Miss International. And I think, mas maganda na manatili na lang siyang ganun. Kasi, syempre, parang yung, alam mo yun, tatak Miss International ka talaga. Hindi katulad ni Antonio Forsyth na dapat tatak supranational ka na tapos gusto mo pa pumunta ng Universe. So, parang, ang dating sa akin, akin lang to ha, parang hindi ka naging masaya doon sa crown na meron ka or yung title. Kasi ang pinag-uusapan lagi dito, ano ba yung brand na meron ka? Ano ba yung branding mo bilang isang beauty queen? So, Kylie Versosa, she's a Miss International. Melanie Marquez ang peg, di ba? So, Aurora Pink One. Ayan yung mga Miss International. Mas gusto kong panatilihin nila sa mga mata natin, sa isipan natin, yung branding na hawak-hawak nila. I'm not brand like a Miss Universe. I'm Miss International. Yung mga ganon. Gusto ko yung mga ganong eksena. Ayoko yung supranational ka na. No, gusto ko maging Miss Universe. Yung mga tipong ganon, nakakaloka yun. Yung Miss Universe ka na, gusto ko maging supranational. Kasi yung branding mo as a beauty queen. So, okay naman kasi sana kung runners-up lang siya or finalist lang siya, okay lang sa akin yon na sumali uli sila. Pero yung title holder ka na, tapos ang taas pa nung hawak mong posisyon, tapos pupunta ka sa Miss Universe, parang nakakaloko yon pagdating sa kampo ng Miss International. So, ibig sabihin, parang hindi mo pala gusto kumain ng banana, ang gusto mo palang kainin ay tahong. Parang ganon, di ba? So, yon. So, ako, okay na si Kylie Versosa na Miss International siya. At saka, iba kasi yung datingan talaga ni Kylie Versosa pang Miss International. So, yun. Kahit alam ko naman na kaya niya ang Universe, no. Ando doon eh, tapa Miss International siya. Mas magandang manatili siyang ganoon, di ba? Parang mega niya, Miss World. Huwag mo na ipilit dito sa Miss Universe kasi Miss World na siya. O, diba? So, ayun ang bongga. Yung tapak mo para manatili ka sa isip ng tao. Ay, hindi ba nako-confuse yung mga tao na parang, ano ba siya? Supranational or Universe? Katulad na lang ni Antonia. Hindi mo na maramdaman sa kanya na Miss Supranational Queen siya. Kasi sumali siya sa Miss Universe. So, ang ma-remember mo na lang sa kanya, first runner-up siya sa Miss Universe. Parang nawala tuloy yung title, di ba? So, yon. Anyway, trip nila yon. Sana naman huwag na lang maging trip ni Kylie Versosa. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, sa mga prediction ngayon ng top misses, o, di ba? Ano to? Latin page to. Ang nangunguna, Miss Philippines, Michelle Arceo, para sa Reina Hispano-Americana, followed by Miss Peru, and then Dominican Republic, at syempre nandiyan din, Mama Sam, si Indonesia at Brazil. Tingin mo, Mama Sam, kaya-kayang makuha ni Michelle Arceo ang corona ng Reina Hispano-Americana ngayong taon na to? Magaganap to, malapit na, diba? This coming January to eh. Ako para sa akin, yes. Kaya yan ni Michelle Arceo. Bakit hindi? Kasi si Michelle Arceo, masasabi ko naman na talagang yung determination niya sa mga ginagawa niya, 100%. Sa laban na ginawa niya ha, sa Miss World Philippines, nakita ko na yung sincerity niya talaga nandoon. Tapos, pumunta siya sa Miss Environment, di ba? Inilaban siya sa Miss Environment. Nakita natin na talaga namang nanalo ng first runner-up. Kumbaga, parang konting-konti na lang eh. Tapos, lumaban siya dito. And nag-super bold pa to, di ba? So,
nag-ano di siya, place siya doon. Kumbaga, bawat sa ginagawa niya talagang mararamdaman mo yung determination. At malaki yung tiwala ko sa batang to. Kasi parang feeling ko, hindi niya pababayaan ang compete niya dito sa Reina Hispano-Americana ng ganun-ganun lang. So, ang alam ko, she's prepared sa lahat ng bagay. At nakita naman natin kung paano siya mag-Espanyol. Ang bongga-bongga, diba? So, ganun siya katalino at ganun siya kadetermination sa ginagawa niya. Kaya naniniwala ako na kaya niya talagang masungkit ang corona dito sa Reina Hispano-Americana kung hindi siya dadayain. Charot! So, tingnan natin. Basta ipag-pray natin si Michelle Arceo kasi iba din talaga yung caliber ng babaeng to. Pumapalo ng bonggang-bongga. Believe me. Charot! And then, good luck and wish all the best. At saka, ipag-pray natin at supportahan natin. Diba? So, yun guys. Kayo guys, ano guys, at tingin ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, tingin ninyo, mapopostpone pa kaya ang Miss World? At saka, tingin ninyo, kaya-kayang masungkit ni Michelle Arceo ang corona ng Reina Hispano-Americana na para sa ating bansa. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.